Hello and welcome sa aking channel. Sa video na to, pag-usapan natin ang ilan sa mga insektong may pambihirang kakayahan at katangian. Unahin natin ang mga bullet ant. Alam natin kung gaano kasakit matamaan ng bala ng baril, pero alam nyo ba na ang mga langgam na to ay kaya niyang ibigay sa tao ang ganitong klase ng pakiramdam? Sila lang naman ang may tuturing na pinakamasakit na tusok ng langgam sa buong mundo. Ang sakit na mararamdaman mo ay tulad ng isang tama ng bala ng baril, at ito ay tumatagal ng ilang oras bago mawala. Sila ay matatagpuan sa mga puno at kagubatan ng Central at South America. Madalas nilang gawing pagkain ay mga langaw, uod, kuliglig o nektar. At gaya ng ordinaryong langgam, sila ay umaatake pag ginambala mo at naramdaman nila na sila'y nasa panganib. Ingat ka! Dahil pag sila umatake, paulit-ulit nilang tinutusok ang kanilang biktima. Ang kanilang tusok ay nagtataglay ng kemikal na tinatawag na ponera toxin. Isa itong uri ng lason na nakakaapekto sa sodium ion channel na nagiging dahilan upang maharangan ang synaptic transmission sa ating central nervous system at maging sanhi ng pansamantalang pagkaparalisa ng mga bahagi nito. Pero huwag kayong mag-alala, dahil ang mga ito ay hindi agresibo. Di tulad ng mga tiger beetles, na kilala sa pagiging agresibong insekto. Sila ay tumatakbo ng mabilis upang makahuli ng kanilang pagkain. Ang mga ito ay may mga malalaking mata na may pambihirang vision pagdating sa mga insektong biktima. Sila ay may mga payat na paa at pakurbang panga na tulad ng dalawang espada. Ang mga ito ay may sukat na 4 sentimetro lamang at matatagpuan sa tuyong rehiyon ng South Africa. At alam nyo ba na sila ang pinakamabilis tumakbong insekto sa buong mundo? Ang bilis nila ay aabot sa 9 kilometro kada oras o 125 beses ng haba ng kanilang katawan kada segundo. At kung sila ay magiging kasinlaki ng cheetah na pinakamabilis na hayop sa buong mundo, di hamak na mas mabilis pa ang mga beetles na ito. At kung pabilisan ng paglipad ang pag-uusapan, di rin magpapahuli ang mga hawk moths dyan. Bukod kasi sa mga dragonfly na pinakamabilis na insektong lumilipad, ang mga hawk moths ay pumapangalawa dito. Sila ay may kakayahang lumipad na aabot sa 33 miles kada oras. Ang mga ito ay may hugis bala ng katawan, makitid na pakpak sa itaas na bahagi ng likod, at maikling pakpak sa ibabang bahagi. At kapag kanyang ibinuka ang kanilang mga pakpak, ito ay aabot sa 5 hanggang 20 sentimetro. At dahil sa hugis ng kanilang katawan, nagagawa nitong labanan ang hangin, dahilan upang sila'y makalipad ng mabilis at madaling makapagpalipat-lipat ng pwesto. Madalas din silang napapagkamalang hummingbird dahil sa pagkakahawig ng paraan nila ng paglipad. Dumako naman tayo sa mga dung beetles na pinakamalakas na insekto. At kung ang pagbabatayan ay ang sukat ng kanilang katawan, sila ay maituturing na pinakamalakas na nilalang sa mundo. May kakayahan kasi ang mga ito na makahila ng 1,141 na beses ng bigat ng kanyang sariling katawan. At kung ang mga ito ay magiging kasinlaki ng tao, makakaya nitong bumuhat ng 2 bus na puno ng pasahero. Ang adult size ng mga ito ay may sukat na 2.4 inches at matatagpuan sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Sila ay naaakit sa dumi ng mga omnivores. Ito kasi ang paraan nila upang makakuha ng pagkain at gawing breeding grounds. Gamit ang kanilang sensitibong pakiramdam, sila ay naghahanap ng dumi at matapos makahanap, pinibilog nila ito upang pagulungin at dinadala. O minsan, kung saan nila ito nakita, doon na rin nila inililibing. Ang mga beetles na ito ay may kahanga-hangang papel sa agrikultura at kalikasan. Dahil sa pamamagitan ng paglilibing nila ng mga dumi, nagiging pataba ito sa lupa at dahilan upang pausayin nila ang nutrient cycle nito. Isunod naman natin ang mga peripflies na matatagpuan sa mga temperate at tropical regions sa mundo. Sila ay hindi mukhang peri na gaya na nasa isip natin. Ipinangalan sa kanila ito dahil ang pangalan talaga nila
ay Tinkerbella Nana, na kinuha naman sa pangalan ng Perry sa Peter Pan. At dahil sa napakaliit na sukat nito, bihira lang natin sila mapansin. Sila ay may haba lamang na 0.020 hanggang 0.039 inches. Sa katunayan, sila ay isa sa pinakamaliit na insektong lumilipad sa mundo. Pero alam nyo ba na sa kabila ng kanilang cute na pangalan, sila ay uri ng parasitoids? Tama, isa silang mga killer insects. Ang itlog kasi ng mga ito ay nabubuhay sa loob mismo ng itlog ng ibang insekto hanggang sila'y maging adult. Dahilan upang mamatay ang itlog ng ibang insekto. At dahil dun, sila ay ginagamit bilang biological pest control agent upang mapangalagaan ang mga pananim laban sa mga peste.